Dugo. Kami po ay from GCI Dahit. From Dahit po. Ako po from Crossway po, Pasig. Pasig, Ortigas po ng Manila. Dati po akong worship leader ng Crossway. Hello po sa mga Crossway. Member din po kami ng Antipolo Church sa Antipolo. Ngayon po, nasa Dahit na po kami ng Manila. So, kasama ko na po ang Dahit Church. Kami po ang music ministry ng Dahit. So, kahapon po na hapon kami dumating, tinuruan po namin yung worship team ninyo dito sa Potpon. So, hopefully po, may improvement po kayo makikita pagka-uwi po namin pagbalik ng Dahit sa mga susunod na linggo po. Nagagaling na po yung mga banda ninyo. So, later po, magkaroon po tayong fellowship after the service. Kami po ngayon ang magiging worship team ninyo ngayong hapon. So, we will start sa call to worship. Kami po ay nagsisimula lagi sa call to worship. Dahil alam ko po, kayo po medyo malayo po yung iba. Medyo yung nakaraan po dito, pataas. Pagdating po sa simbahan, hindi talaga yung naagad ang inihingan ka pa. So, we have our call to worship. Kaya po tayo call to worship. So I encourage everybody habang pinapakinggan po natin yung call to worship song, pwede po tayong mag-pray, pwede po natin isipin yung mga kailangan natin ipagdasal. Kailangan po na pwede po tayong magpasalamat sa mga blessing na natanggap natin mula Lunes hanggang Sabado at ngayon din po. So please allow us to sing the call to worship song, This Is Your House.
Thank you.
Hidupku sekali lagi, ya.
So, isini po ba po ang aming mga kapatid, ang aming pamilya, Panginoon, na di namin kasama na dito, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord, sa pag-alala niyo sa aming mula Lunes, hanggang Sabado, hanggang o Linggo, na dito po kami para ibalik naman po sa inyo, mga Panginoon. Maraming maraming salamat po sa pagiging faithful ninyo, sa pagbigay po ng blessing sa aming araw-araw. At ngayon po, tinahan po po namin sa inyo ang pagsamba ng awit, Panginoon. Gagalin po ang kasalita ngayon hapo, at ingatan niyo po ang bawat pagkailan ng dito, Panginoon. Thank you.
tinggal sa amin, tanah senang hindi. Yung po ang negosyo ko.
Ya, kaya ko pinapahagi sa inyo dahil baka po inisip nyo pag sumali po sa worship team o sa music team, maging anghel na po, baka magkaroon na papapiwanag ninyo. Hindi po yan tutuwi. Pinanganap po ninyo yan. So, magiging tao pa rin po yan, magiging negosyante po yan, magiging magaling na empleyado po yan, magiging employee. Sina po yan DJ, sina po yan Brian, mga estudyante po yan, mga student DJ, negosyante rin po, sina po yan Ron, mga kasama po, po yan. Tuwing Wednesday lang po kami nagkikita para sa Bible study, and pag Sabado po, nagkakaroon po kami ng practice. Ngayon po, linggo na po ang practice namin, pero dahil po, sa dahilan, Sabado po ay marami rin po kami mga kanya-kanya trabaho. So yung mga anak po ninyo, o kapitbahay, o kapinsanan, nasa piling po ninyo, well, baka maging busy, baka hindi ko na makausigit sa bahay pag naging busy na po sa simbahan. Ito po yung resulta. Kung ano po yung nakita ninyo kanina, yun po ang nangyayari pag ipapractice po sa worship team. Kami po, may kailangan ng buhay kami, pero we make it sure, sinisigurado po namin na pag linggo o isa, dalawang beses sa isang linggo, ipaibalik naman po namin yung blessing na natatanggap namin. Yun po ang maganda po ibahagi ninyo sa mga kapitbahay ninyo na kahit isang linggo po, magkita-kita po tayo dito sa bangko, hindi po lahat ng simbahan sa Grace Communion International, ito po yung simbahan natin, hindi po lahat yan may sariling kapilya, ganito kaganda. Sabi po nila kay DJ, kanina po pinag-uusapan namin, sabi po, ang ganda dito, pag tinitin po yung pag-tinitin ka ba sa front of mountains, magandang po yung kantahan dito eh. Sa nakanta natin. Kasi po kami nasa dagat naman po kami. Kung makikita niyo po yung GCI dahil, nasa pag-espas po kami, nasa pag-espas po kami ng dagat. So, ibang-iba naman po kami dito, pagtingin po namin dito kayo ng umaga, puro fog pa yung mga puno. Pinakita po kami dito kayo ng sinampay. Sobrang ganda po. Doon po kami nagkabis kayo na sa labas. So, paki-appreciate po. Alam ko normal lang po sa inyo dito na nasa mataas na lugar po kayo, pero sobrang ganda po ng lugar ninyo. Kami po, I'll make sure po na itong worship team, hindi po namin kakalimutan itong noon pagbalik namin sa tayin. At gagawa po kami ng paraan, makatulong po dito sa church po ninyo. Kung pwede po kami magpasigyan mo, magpasigyan mo sa reality. Diba, magpasigyan natin? Diba? Ito po si Brian, yung drummer po na, kaya sa inyo pumawa ng stick. Mga roller po yung hawak niya po minsan. Itutulong po kami sa inyo para po bisitahin po kayo dito ng mga iba-iba po kasi po turista kasi hindi po tungkol sa simbahan pwede po natin gawin dito sa church na ito. Huwag lang po iligal mo, Pastor. Pwede po kasi ano, pwede po kasi mag-barbecue po tayo sa labas, kasi isang Sunday, magkwentuhan po tayo dito. Activity lang po kasi hindi po natin pag-usapan yung mga problema ninyo, ito po puro kasiyahan lang po. Pero kung gusto kong pagkwentuhan po natin, pwede rin po. Para iyak po tayo nila. Pwede rin po yun dito. Kasi ano po, ang point po, kasi ano po pwede po natin gawin dito. Napaka-bless nyo kung meron kayo ganitong pupuntahan anytime. I think anytime sa day po, pwede kayo pumunta rito. Kapag po may nakita ko na sa gilid-gilid, nakikihigop ng wifi. Napakaganda po ron. Pwede na po tayo pwede ng poster dito ng free wifi. Ang kailangan dito, makikipin po ako sa inyo. Kasi hindi naman nalaro po ron. So that's one of the announcements. Kung meron pong available sa worship team, ang nagaling po ng worship team ninyo, pwede na, hopefully next week po, may makita po ng improvement na hindi po magamit na po ng drums ninyo, hindi po magamit na po ng mga gitara dito, yung iba po, keyboard, if ever po makabili po kami ng bago, dito po mapupunta yung mga gamit po namin sa tayo. Okay, so nasan na rin po makabili po yung bago. Yung mga gamit, diba? Makapagdasan natin po makabili po kami ng bago. Kasi isa rin po sa mga gusto namin yan. At siguro magandang po, bago po yung sa atin pa yan.
Panginoon po, if ever po meron po mga teacher dito, may mga magagaling po sa mga bata, open din po ang kids ministry. Nakita po kahapon dito yung mga bata nito na sumasali sa worship team. Wala po silang nagbigay sa kanila, baka po meron po sa inyo. And during the service po, ng, ito po mga grown-ups, meron po kami tinatawag na kids ministry. Iba po yung parang message nila, mas nasaintindihan po nila, may mga Bible books po magdala-dala para sa kanila. So meron din po kayong lugar po sa isang sa baba, pwede doon po yung mga kids, kasi maglaro lang po sila. At isang important po, every Sunday po, nai-enjoy po nila yung pagsimba. Nakikita po nila na yung kaibigin nila, yung puso po si Sam, favorite yung Sunday kasi nakikita niya yung mga friends niya sa church. Sabi niya, my friends are coming. It's Sunday, it's morning, I can't wait to see my friends. Yun po yung anak ng puso na babae, 4 years old. Talaga excited po siya every Sunday. Ganun po yung magiging pakiramdam din po ng mga anak ninyo. Pag meron po nagsalita dito, medyo may edad, hindi po si Pastor ay sinasabi ko. Medyo may edad, iba lang, nasa 30s pa lang po si Pastor. Medyo may edad, at siguro aabot po yung sermon namin ng 2 oras, 3 oras, kuhawa lang po yung mga bata. Baka po next week ay naman nilang sumama sa inyo ulit. Dahil maski tubig, maski juicy, wala na lang sa natanggap after those 3 hours. So iba po talaga yung para sa mga bata. So kung meron po kayo mga teachers na available or medyo talaga nahilig sa bata, pwede po kayo dun sa baba gumawa ng kids ministry. Ang dami po niya nung nasa lima na agad yung nakikita ko dito. Baka po maging sa kuya, baka maging pwede yan. Ang mas marami pa po yun dito sa loob. Yung mga kids ministry po na lang. Yan po ang sunod po sa inyo. Sina nanay ko o sa kuhanina talagang nagpapasalamat po sa dumating kami dito at pinagdadasal niyo po mga po yung buhay niyo po. Pa po yung buhay na. Ito po yung mga kasunod nila. Nakapila po yan. Pero kung hindi po natin maasikaso siguro yung next generation, especially ito mga yung mga kids po at wala pong galang sa mawawala rin po yung mga pinikirapan ninyo dito. So I encourage everybody po, meron po kayo kakilala, usapan ninyo po pag-alis po namin. O mamaya po, dito po kami hanggang 5 po yan na 5. Pabalik po kami ng dahil. So pwede pa po tayo magkikuhan. Marami pong pagkain. Busog na po kami dito. Talagang nakainang beses na si Harry po kami dito. Dahil kakalabas pa po namin si Harry, pagkain naman po na handa sa pastor dito. Maraming salamat po in behalf of the Music Ministry. Maraming salamat po. Maraming po po si Lewis. After po, ang salita, meron po tayong mga testimony na maririnig from the team, si Ate Shen, si Kuya Brian, and si Kuya Mike. Hindi sila ako si Kuya Mike. At least magkwento rin po sila. At po yung naging experience nila. Si Kuya Brian po dito, nakainubalik na po dito. I think si Ate Shea is her first time. So, picture lang po yung team po ng DCI Music Media. Kuya Mike. Thank you so much. So yun na, maraming salamat po na muna Glory to God kasi pagdating pa lang namin dito, kitang-kita na namin na ganito ng gig. So napakaganda yung ginawa ng Panginoon. And thank you po sa pag-welcome sa amin. Warm welcome, especially kay Master at sa aming bahay. Sir Rick, maraming salamat po. And sa mga prepare po ng food, maraming salamat po. Yes. So, kung nakakadun sa sinta ko, may nakaka-fresh na sili. So, nagdadalawa na ang sarap. So, gusto ko lang mag-share yung experience ng pagpunta dito kasi ibang-iba po talaga. Like, sa akin po kasi, malapit naman kami sa Indog yung tinutuloyan ko ngayon. And usually, this is a tindahan at kung ano pa yun pa. Ibang experience yung makakakyat po yun ng bundok and malalanghap ng sariwang hangin, napaka-fresh, napakalamid every night. And gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon sa biyaya yun na nakasama po ako sa
dati, church, so yun, nakakamiss. Actually, medyo matagal na dito ako hindi nakakapag-attend. At isa sa nakapagpa-realize sa akin, ang pagpunta sa mga pagpupulong na ganito po ay napaka-importante. Bukod sa mapapalakas yung spiritual body natin, mapapalakas yung communication natin sa isa't isa, lalo tayo mag-grow. So, I encourage the youths na invite nyo, mga classmates nyo, friends nyo, dito, you can magturoan nyo dito ng mga instrument, yung mga lecture nila, Kuya TJ at Kuya RG. May higyong pangasama yan. Yan, pwede natin yung share, pwede din yung magamit upang mas dumami pa yung mga youths ko dito, ano? And ano ba ba? So, yun na nalito tayo. Kamusta po sa mga brethren natin sa ibang lugar? Kanina, umakyat kami yan, early morning dito sa Pindong. Sabi ko, ayos, nakakamiss umakyat. As mga 10 minutes pa lang, ayaw pa ba? Ayaw pa ba? Ano masamahan ko pa, minutes na lang, nandiyan na tayo. And yun lagi ko narinig, 20 minutes ago, 5 minutes na lang daw, nandiyan na. So, napakasaya, mapagod, exhausting, pero mas napapalapit ka sa nature, mas makikil yung presence nila. So, yun lang po, ipapasa ko na rin yung mic sa ating next na magte-testimony. So, ang good afternoon po sa inyo lahat. Ako po si Ate Sherry from Lighting po. Ito po yung first time na nakarating ako dito sa Kunlun. Kasi medyo lumabas po ako ng bansa ng ilang taon. So, ang lagi ko lang nakikita yung mga post nila, yung post ng anak ko, si Brian, na, uy, tuwing ano, makikita yung mga post nila, ano po yung maganda ka po dun sa Kunlun, ganito, ganito. Tapos sabi ng anak ko, iniimit pa niya ako. Sabi niya, maganda talaga doon mga malaking gano'n sa gabi. Kasi ilang beses na siya nakakarating dito. Tapos, ngayon bumalik ako, nag-start ko niya ako na sumali sa music ministry. And then, ito nga, biglang sabi ni, may mga, rarelito ako gusto ko sa nag-invite daw si Pastor Lee na kung pwede magturo ang music ministry sa Kutmon. And then, ang iniisip ko, sabi ko, baka yung mga ano lang, hindi naman kami kailangan. And then, nag-joke ako kay Chef, baka pwede sumama kami ni Ate Chi. O, binahin siya ni Chef. Oo naman talaga kasama ko, sabi ko, ay, natuwa ako sa wakas. Parang matalating na ako dito sa Kutmon. But dumarating yung araw na parang nadalawang isip ako, ano ba, sasama ba ako o hindi? Lagi ko minaangat kasi iniisip ko, pag ako sumama, yung paano yung harap buhay ko? Sabi ko, mawawalan ako ng ano, ng kikitari, sabi ko, ano ba? Hanggang isang gabi, iniisip ko pa rin, kasama ba ako o hindi? Inaano ba rin ba kailangan? Pero tapos, kahapon, kahit nagdadalawang isip pa rin ako, gumaya na ako. Bahala na si Roy, ano namin eh. So, parang gano'n na. And then, pagdating namin dito, hindi naman talaga nakapagsisi tayo, wow, ganda ng lugar. Tapos, pagdating pa lang namin, yung pag-welcome sa amin ng pastorik, tsaka yung ng misis niya. Ang sarap sa pakiramdam ng video pa, with kasama na yung may live, katulad dito, naka-live. So, hindi talaga nakakapagsisi na sumama talaga. So, parang ang sarap sa pakiramdam na sa taga ng panahon na nasa ibang bansa ako, hindi ko na experience yung ganitong lugar na presko, tsaka yung hindi matagal na lang hindi nakakapagal yung kasi yung nas, hindi lang pala nag-anong prako sa ako. Ba't yung ganitong lugar, yung ibang mga kaarap natin, hindi ko sila mo nakita. So, hindi ko alam kung may ano pa ako ng tarako. Si ano yan na nakita ka pala tatanda ko si Gilang ka? Si Gilang doon ka, di ba? Yun yung lagi yung tatanda ko. So, maraming salamat po talaga sa pag-invite ko sa amin dito. Worth it po talaga yun po. Salamat.
Hello po. Magandang hapon po sa siyang kumigay ni Mama. Ano po, masaya. Kasi pang-apat na punta ko na dito. Simula noong 2019 before pandemic na tayo. Tapos hanggang sa masunda ng Youth Camp 2022, tapos Youth Camp 2023, tapos ngayon pang-apat. Every time na pupunta ko dito, fresh, ang ganda ng bulag-bulag ko talaga. Yung magdamama ko. Basta parang may lang nakakita ng ganyang view. Kasi sa amin, puro pollution eh. Akayos. Yung ano naman, yung about kahapon. Isog ko yun. Kahapon, gusto ko lang magpasalamat kasi sa pag-welcome nila Pastor Rick na pagdating ng pagdating, tutukan kami ng kawal. Na ano, inasikaso kami dito, di kami pinabayaan. Totoo yung sa namin siya, kailang CR na kami. Hata kami dito na kapagbawas. Tapos ka... Kaate yung mga nagluluto, sobrang sarap po ng luto niya. Parang gusto ko lang magkani. Magkani. And nasa si Idol. And si ano, sa ate Angeli ba? Ano magaling. And yung mga tinura ko din, sobrang galing. Ano lang. Patuloy lang kayo sa pag-practice kasi ganyan lang din ako na natuto, yung basic lang. Tapos nag-experiment na lang ako. Sabi mga tinuro ko dito. Ayun, si Ate Chennai, si Ate Sheena, Ate Angelita, si ano? Anissa ba yun? Anissa, wala ba siya? Okay. Nilaka na. Oo. Yun. Yung mga tinuro po namin ng worship din ng dati, pwede niyo po yung ituro sa iba kasi maganda po yung nagsishare ng knowledge about music, yung sa music theory, yung about sa home avenue, pwede niyo po i-share yun sa iyo kasi talagang tulong. And yun, dawa, kung papalain, makabalik kami bukas. Yan, yun ako, maraming salamat po. Thank you po sa mga nagsalita. Sobrang galing po ng mga batang to. Hindi po namin ina-excise dahil meron na po kami nakasama ng mga churches na meron sa worship team. Talagang hindi pa po talaga hirap kumanta, hirap sumabay sa tono, may hirap po sumabay sa tempo. Sila po, may tempo na po sila. Meron po silang leader katulad ni Sian. Meron po katulad ni Joshua at ni Angel. So, support, I think supporta na lang din po ng local church para sa worship team. Kung paano hindi niyo po masusuporta ang worship team bago maging ganito po yung team na to. Kami po naman nag-start din po kami sa ganun sa kaisisa sa padadalawa-dalawa. Hanggang sa team full mat na po. Meron po kami mga naakit na mga taga-ibang lugar din po na umakit na rin po sa amin. So, please support your worship team. And tapos na po yung part namin. Ngayon po, i-welcome na po namin yung pinaka, isa sa pinaka-idol namin pagdating sa servisyo. Halos, alam mo, mas para pa sa aming gumalaw. Kasi talagang, ako po yung nag-post mama sa Heidi na kayo yung umaga. Dahil ako po yung driver. Baka hindi na po umabot ng week. Kapaba namin mamaya, tulog na po ako sa pagdating. Nagpasa po, pero sila po kanina, nasama po din na itong taong po na talagang napakasipag sa lahat ng mag-aasikaso. Si Pinyo yung sasakay ko po, hirap na hirap po kayo dito. Si Pinyo po yung tuktok, tinalo po yung tiktok. So let us all welcome, welcome po natin si Pastor Rico. For the main message, happy life.
Thank you, Sir Chef. Ulitin ko lang po, kailangan mo nagalo na rin ako ngayon dahil ang mga isa na hindi lang from Tugmon at yung galing sa ibang lugar. So, practice ulit. First official announcement ko, hindi ko po yan kamatatagyan. Bumalik ulit ng Camp Norte. Medyo naiwanan ko sa pwede panahon na kasi po napakaraming trabaho. Hindi na tayo ni Sir Chef na magpapagalaway. Bumalik ako doon kahit sa basis sa buwan. So we will do our best, Sir Chef. Balito ko lang po yan ang Sir Chef kasi po Master Cook. Magaling magluto at Chef. Hindi ko yung Chief of Police at Chef. So with that, I would like to address our audience dyan sa live streaming natin. Meron ako nakikita sa Bulacan, meron sa Tigaon, meron sa Maynila. Hindi ko maalala yung ibang address na kung nanonood sa atin ngayon. On that note, kung gusto ko lang sabihin sa inyo na ayon sa balita, natanggap ko kay Sir Chef. Napapanood niyo pala itong ating ginagawang live streaming. At sabi niya, ang galing na ginawa niyo kasi yung last time na nag-worship tayo dito, di Pastor Lando, mabot ng 800. Sabi ko, ganun ba karami? Hindi ko alam yun ah. So, binuksan ko po kanina yung aking cellphone at lumabas ko, parang 863 pa nga yung views kaya tinanong ko si Sir Jun, actually si Sir Chef. Ang daming hindi ko po alam. So, makikiusap na po ako sa inyo mga taga-tugmon. Paano naman? Paano naman marami ang nakakapanood? May share din naman sa mga kapatid natin sa ibang lugar. Dadami po yung nakakakita, kaganaan lalo yung mga nagtatrabaho at nagsiservisyo po sa ating lahat. So, yun po ang aking magunang balita sa inyong lahat. At ngayon, sa natatanging mensahe ng araw na ito, may kunting abana kasi doon daw sa dahil may gagawin sa section na naibang forma para lalo ka na yung mga nanonood. So ito na po. Ang sasabihin ko sa inyo ay isang chismis. Maritis kasi yung kahapon na yung practice. Yung ililipat mo yung balita pagdating sa dulo, hindi na alam kung tama o mali. Pero ito may official na Maritis na may kaalukong kalungkutan. At ito ay nakakabit sa gusto kong ipahayag na mensahe sa araw na ito. Kasi po noong isang linggo, kami po ay nagpunta sa City of Iriga para po magdala ng konting financial na tulong doon sa isa nating kapatid na IT na nakatira bilang chieftain sa Santa Teresa, Iriga City. Kasi po doon ay mahigit 20 years po ako involved as a community engager o taga sabihin natin tumutulong sa tribo at siyempre po kilala ko yung mga tao roon na alam po namin na si Chief and si Silvio Lumagi ay dinala sa ospital at meron malalang sakit. Yung kapatid po na tatulong natin dito ang mag-asawa si Silvio at si Julieta ay nagbilit sa amin na please lang pakitala mo naman ang konting halaga at tulong natin. So, chismis po itong totoo ha. Ngayon, papunta po kami, gamit ko yung tuktok, kami dalawang mag-asawa, pinunta po namin doon sa Lady Jatex Hospital. Pagdating namin doon, ang balik ay, ayun po, mas na. Ang initial ko po reaction na tuwa po, kasi akala ko po, gumaling na. Yung pala, ay nilabas. So, humawal po kami, thinking, ang pag-akala namin, ay iuuwi sa tribo. So, nagpunta po kami doon sa site ng tribo. Eh, nasalubo po namin yung isa namin kakilala. Hindi na kami nakababa ng konti, 100 meters away. Nasalubo sa amin, Pastor, huwag na tayong tumuloy. Meron na namang isang patay dyan. Sabi ko, tuwi-tuwi na pagpupunta ko roon. Ang nadadagdag ko po eh, yung namamaalam ng mga kakilala namin. So, hindi ko masakit yung salubo. Pero on the way po, bago kami nakarating doon, tumunog yung cellphone ko ng 50 cases. At siyempre, dahil tumatakbo, hindi maganda yung signal, tumingin po kami. Kasi kailangan ko ng 50 cases na marita ay huwag kang mabibiga. Ay, pag yung introduction pala, huwag kang mabibiga. Mabibiga ka na. Tumingin po kami. At siyempre, nakilagsa ko. Ang umawag ko sa aming balita, mga kapatid,
ay ang pagkamatay ng ating isang kaibigan pastor na nanayagyan dito sa atin, si Pastor Ed Lowerles. Siyempre po talagang gulat na gulat kami. Kasi ang sa loob, kailangan na gawin natin yun. So si Pastor Ed po ay palagi natin kasama dito sa Youth Camp at kung mayroong mga ibang activities. So ano po ang connection ng balita ito? Siyempre po, sa church, tulad namin mga naninigyan sa inyo, na medyo uunti na nga, binawasan pa rin isa, ay mahirap. Maniwala kayo mga kapatid, mahirap sa party namin. Bakit mahirap? Isipin na nabawasan po tayo ng isang kamay, kaliwa man yung kanang kamay, ang gusto kong sabihin, katulong na malaki ang nayaambag sa ating kapatiran. So ang ating po kapatid, si Pastor Ed, masakit sa loob po ng tanggapin ay nagpaalam na po siya ay namatay sa pamamagitan ng traitor na sakit ang kinatawag po natin na ay heart attack. Biglang-bigla po, nag-collapse siya doon sa SM City, dinala sa hospital, i-try na nirevive pero wala na po. So we have to say goodbye to a brother in service, si Pastor Ed. Di po ba malungkot na balita yan? Ngayon, malungkot din lang naman. May tagal na natin yung pangmalungkot ng balita. Kasi nagagawin po yan sa gusto ko ipahayag kayo ng hapon ito. Nabawasan po tayo ng isa. Dito sa Pagmon, alam nyo naman, nung mga nakaraang linggo, ang isa nating kapatid na medyo kasi nakapin na rin ang buo ko, si Pastor Jezamar, kayo testigo, inatake rin dito sa loob ng building sa ating pamilya. Di ba? Nagkagulo kayo. At least, na-revive na ihatid sa kanyang lugar at as usual, ang inyong pong kapatid bilang parte ng trabaho ng isang naninirihan ay punta doon, nang sulisit na naman si sulisit ng center ng kunting ambag, dinala natin po yung kunting tulong pera pagkain sa ating pastor. Siyempre po, pag may sakit, nababawasan ng kapasidad para may trabaho. Noong nakarangin ko na medyo andito po tayo, di ba, nag-celebrate tayo ng malaking tawag dito, streamer sa likod ko, 80, 8 at 0. Yun ay birthday celebration ni Pastor Rolando Guagmin. Siya po ang ating senior pastor na nakatalaga dito sa Portmon. Matagal na lang pong in-announce ang kanyang retirement, sabi niya pa nga sa akin, isasabay ko ito sa pag-retire ni Pastor Eugene Boson. So sa mga kayo mga kapatid, kung yun po ay magiging literal, wala nang kiyaw-kiyaw, ay ipaibawas na naman ang isa dito, hindi po ba? Eh kung si Pastor Jess hindi na nakakaakyat kasi meron na rin sakit, bawas na naman ang isa. Ilan na lang nakitira? Dalawa. Ano yung kong ngayon at si Pastor Jonathan na medyo nakababata ang kapatid pagdating sa ikan. Siyempre po, kayong medyo mahilig sa Marites, at least narinig nyo naman po ito nung nakaraming ko yata na mamputa siya rito. In-announce din ni Pastor Jonathan na ang kanyang anak ay mayroong kinakalabang malaki at delikatong sakit. Ang tawag po natin yan sa Big C, cancer. Sipin nyo mga kapatid, sa isang narinig niya sa Panginoon, tulad namin, kung meron na pong problema dumarating sa aming buhay, apektado rin po ang pagsisipit sa inyong lingkupan. So ano pang nangyayari? Kung tuwi-tuwi na ay nababawasan tayo ng naninilipihan at wala tayong kapalit, at kapag dating ang panahon, walang magigira. Doon po nakatabi ang gusto kong ipahayag na minsay sa araw na ito. Kasi ako po, gusto kong magpasalamat ay napalagay sa tropa ni Sir Chef, ni Sir Chuno. Ito pong music ministry ng Gahe na napagbigyan ng ating pakiusap na sana pagdating ng panahon, makarating sila dito, tumulong sa atin, tulungan ang ating music ministry para lalong lumago, lumaki at lumawag ang kanilang paninilbihan. Thankfully, naging maganda po ang resulta, ganda rin ang kaya-announce, at ito naman po ay kumawa ng free, nag-advertise na para may advertise yung ginagawa natin dito. Ano naman ang connection doon? Si Sister Gian at ang ganitong pa rin ay mag-check ang nakinig at
Sabi ko nga, magkagilan ko pwede ng mga video bata pa na kung pwede ay mag-aaral din, matutulin kasi katulong nyo pagdating ng panahon. Bakit po ako medyo nagmamadali sa ganitong bagay? Kasi po, tingnan nyo naman ang mukha na ngayon kapatid. Tingnan nyo naman ang pag-view. Manipis na po, lumalabas ang katotohanan. Sa mga tweet, it's just a matter of time. Pagdating po ng panahon, ang inyong mungilipot ay hindi na makakaakyat dito. Ito disente naman ang dating ng balita. Hindi na makakaakyat dito. Kasi pwede yung may sakit na, hindi na kayo mag-drive ng tuktok at baka malagal dyan sa pangit. O kung hindi man, talagang may diferensya na ang kamay o ang paa. Tulad ng aking esposa na paminsan-minsan ay, sabi nga niya, nagre-reklamo, umaaray. Kasi meron din siyang mga sakit na konti. Kunti lang, hindi pero marami. Ano po ang connection niya sa hintay natin? We need workers in the field. Kailangan po natin ang mga katulong. Ngayon po dito, palatas ang loob ko, paparinggan ko ito si Sir Chief, at ang ganyan mga kasama nasa nakikinig. Andiyan pati si Pastore, nakita ko, nanonood din sa atin. Kanina, baka kung kasabay natin, tumigil po na siya. Pero ganito po yun. Kailangan natin magkaroon ng dagdag na trabahador sa kapasan. Kung gusto nito, dyan sa Padang, hindi sa Bicol, sa Uma, sa mga Parauma. Kapag kulang ang trabahador, mahirap ang kita. Pag ani. Ang ani po ay mga kapatid natin na tinatawag ng Panginoon, sumagot sa kanya, at kailangan ng tao magiging guide, nagkaturo, katulong para lumago ang pananalig. So, ito po ang problema natin, kaya sinetong sa inyo. Ilan na ba ang video na bago sa atin? Yung national director natin, salamat talaga, meron ng kapalit na bago. Si Pastor Wally po, part ng tao natin, pagdating ng August, sa ating 20th anniversary day ng church. Officially po, magsiselebrate tayo ng birthday ng foundation ng Putnam Church sa August na pinagunahan ko na sabi ko, sir, baka naman pwede kayo tumalo sa celebration ng birth anniversary ng church. Kasama na rin po ang invitation yan sa ating mga kasama sa lahi. Pinagunahan ko na. Kasi kung may bala kayo bumalik, ito yata ang pinatawagan ng planuhan niyo po yun kasi anniversary. Mabubusog rin kayo, pero hindi na po ang mag-aalaga sa inyo. Ang buong kapatiran na ito po. Pero ang buhay niyo po ito. So, anniversary po, you're all invited, come back, and join us, and celebrate, and make sure that we produce beautiful music together. Para po matuwa ang ating mga kapatiran. And as usual, Lenya, Papa. O ngayon, imitasyon yan. Pero alam na naman po ba na sa lahi, iisa lang ang ordained elder. Tama po ba, Sir Chef? O meron na? Baka huli na ako sa balita, hindi ko alam. Ang gusto ko pong sabihin, sa church sa Camarines Norte, iisa lang po ang talagang merong karapatan, merong papel, merong dokumento, merong official nomination bilang tagapagsilbi ng simbahan or church, at dyan po is Pastore. Ang buhay na tutuha na dumamit si Pastore sa mga challenges na kailangan magpatatag ng kanyang pananalig, at kami po mga chismoso ay tuwang-tuwa na marinig namin ang mga pagbabago na nakatulong sa kanyang buhay bilang isang pastor. Ano po next yun? If there is only one and the church is growing, there should be an additional servant, worker, helper for the ministry. Ano po ba gusto kong sabihin na? So today, magalit man sa akin yung mga hindi nakakaintindi, ako po ay nagsasabi, parinig lang naman. There is a person amongst us today which I feel, nung unang-unang ko palang makita, marinig, sabi ko, the Lord has already provided a shepherd pagdating ng panahon. So bakit ko sinasabi ito? Kasi dito po ko sa kukon, kailangan din namin. Hindi ko ko nagpaparinig para yung tao yung nasa isip ko. Ang gusto ko lang sabihin, ito sap na,
maaga pa para makapaghanda at para magawa ang dapat at trabaho sa panahon ito. So, Chef, pasensya na po kayo ha, medyo naniinig yung balay ko ko, pero I would like to say, I pray that God would bless your service in your work sa ministry. So, kung ako lang po ay pamamarihan at medyo bibigyan ng pansin ang aking panawagan, immediately, mamaya lang katawag na ako. Kaya lang meron tayo order of business, meron tayo district director na medyo nag-aasikas niya. Ayaw ko naman pong makuna kay papahinig lang. So, ang gagawin na po, para medyo magkaroon ng maganda ng buwelo ang usapin ito. Tinausap ko yung misis ko. Next month, pupunta tayo sa dahil. Doon, uulitin ko yung aking pahinig. Baka naman tumalap at magkaroon ng maganda action. At ako po, at sa puro sa ating kapatiran sa buong Bicol, sa tayo ko ay magiging tuwa-tuwa sa kalalabasan. Buhan mo po yun. But the Lord will always provide when the need is there. Ngayon po nakikita ko na yan, doon pa. Actually po, yun ang issue na ginawa ng inyong record sa Marilis Conte. No, hindi pa nag-re-revive sa YouTube. Sabi niya po, siguruhin mo, Pastor Rick, na maayos na yung wish ko na magkaroon ng pagbabago doon sa worship setup. Magkaroon ng maganda lugar. Ano po, medyo mayroon naririnig akong tawagin na nating hindrance, kunti agam-agam. Sabi ko, if the Lord wills it, let the instrument that was set to it. So nagpunta po kami roon, kasama ko sa Pastor Nanan, Pastor Shepard, Pastor Shepard, medyo, at yung si Shepard po ay wala doon, pero ang sabi ko sa kanyang mga magulang, Sir Manny, magbitay, sana po, gusto kong magpunta rito sa isang bagay lang. Tapatan ko sa akin, kasi ako po very, very frank. Hindi po ako nagdadalawang isip ng sinasabi ko. Sabi ko, ganito po. Pero ibinigay sa akin si Sir Eugene, gusto kong tiyakin galing sa inyo mismo ang kanyang sinabi sa akin. Kayo po ba ay nandang? Ano mo naman mga direct to the point? Eh, maganda po yung sabi sa akin. Ang dalo ko naging over to eh. Sabi ko, Sir, ito ang malating ko na pinag-usap-usapan natin. Pwede naman ito. Bumiri na gano'n yung record. Hindi pa nga nagkakaayos eh. Yun na yung lugar ang tinarinig ko. Laki-laki. Pero kita na naman, di pa lumabas siya na. So, pinag-usapan namin sana eh, para kasi ko sa record. Sabi ko, malaki. Kailangan malaki para pag lumaki, hindi naman ang problema yung church sa dahil. Dito po, meron na kami malaking beauty hall. Napalitan na yung luma. Kaya-kaya na magkakumuli dito kahit sa daan. Ang kailangan na lang, punuhin. Yes. Ano na kayo puno? May katulong po tayo na kailangan maging inspiration ng ating mga nakikinig, tumitinig-tingin, nanonood. Mga kapatid natin dito, nasapamayarin ang ating mga kapatid na hindi lang sa ngayon makapagsabi na gusto ko nang sumali, sumama, at makiisa sa inyo. So, sa akin po, Sir Jun, mga kapatid, ganito po ang gusto kong sabihin. There is a need for the church to grow. Ayun po yung matagal ko na nakikita. Hindi ko naman sinasabi na ako yung mapagmasin. Nagkataon lang siguro na I'm a very perceptive person pagdating sa akin yan. So, ang gusto kong sabihin, dito, nabigyan mo na kami, dito ng avenue to express ourselves in a training kasama na itong ginawa natin. May mga susunod na araw po, nag-iibay pa rin kami. Pero dahil narinig ko yung pangako kahapon ng inulit ni Shep kanina, ako ito ang tuwala. Alam niyo yun? Sabi na, pag kami ay nilumaan na ng aming gay at kami magbabago ng kami, ay sigurado, sigurado, yung paglulumaan namin ay makakarating sa inyo. So, naku! Tilingan ko agad yung ano eh. Tilingan ko agad yung ano eh. Kasi nagpaparinig ako kahapon, sabi ko, may ano sana, meron kami dito ang koga na natipre. Kasi sana po ah, pagsahan to, pagsuhan. Pero kailangan na marinig
ating mga kapatid ay natutuwa. Ngayon po ay ebidensya ng pagmamahal ng isang tao na gustong manipihan sa Panginoon. And through that, because we were given the gifts of resources na walang tayo, maraming salamat. Pangunan po ng pa-thank you in advance. Okay, now, balik tayo dito sa sitwasyon na kung saan ang mga kapatiran ay nananalangin na sana magkaroon tayo ng mga additional workers. Sino kaya naman ngayon? Dito po, sabi ko kay Sir June, Sir June, huwag kang magtaka, itong church na ito is an all-women church with three gentlemen. Mas malalakas ang pwersa ng kababayan ng Kutmon. Bakit? Panay babayan nandito. Yung tatlo po na sinasabi ko sa inyo is currently nandito. So ayan, hindi makikipi. Nakikipi po, karlining ng isang chef. Ito si Senyor, So sa aking palagay, am I straight correct?
tama pa rin po ba ang aking paniniginan na, na ituro sa akin ang unang panahon? Ayun po sa ating masusik pagsasalisik. Lumalabas na yung itinuturin ko na hindi naman pala ganoon kabigat at hindi naman kompleto. So sa matatwi, ako pa rin sasabi sa inyo, ang mga babae sa iglesia ay pinapayagan sa ngayon na maging leader din at pagturo sa kapatiran. Bakit ko pinibigyan ng emphasis dito? Kasi po dito sa hukong, dahil tayo ay panay babae, hindi ako kasama dyan, siyempre, ako'y lalaki, hindi ako babae. Ngayon, tatlo, apat, lima lang ang dito naninibigyan sa Panginoon. They do not have the necessary qualification or training to serve. Pero, meron tayong mga kapatid na babae na sa aking paningin is being gifted by the Lord with an attribute, that is spiritual gift. At para kayo maniwala ng ano sa akin, buhay na natin. Sino po ba sa ngayon ang naninibigyan bilang pastor sa Grace Communion dun sa Sosuol? Babae po ang namumuna roong pastor ng church sa GCI Tunsol. Sa ngayon po, sa kasalukuyan, sa GCI Tabaco City, ay isa rin babae ang namumuna. So ano po gusto kong sabihin niya? Huwag po kayo magdalawang isip if the Lord, by His prodding, by the effort, by the ministry, by the evidence, by the proofs, ay ipinapakita na meron tayong mga tao na pwede na isugod sa laban. Kailangan na ng tamang proseso. Ngayon, kaya dinalang po ito at dalatrensyon ng scripture kasi magbabasa po tayo. Ayaw kong sabihin na galing yan kay Pastor Rick according to the doctrines of St. Rick chapter 1, verse 2. Walang kong ganyan. Galing po sa scripture, papasahin natin. Ano? So, kagabi po, nagsulat ako ng konti. Ito po, mapasahin ko yung aking kundi ko para hindi makalimutan ko isipin sa tulad ko. If you have a Bible, turn with me please. Mapasahin ko lang po ito. Ano? Sa Book of Romans, ito po yung sinulat ni Apostol Pablo sa mga naninira sa Roma. Romans, kundi ko, chapter 12. Ang nilagay ko na talaga ng martir kagawa na kalimutan ko. Pakikay lang po mga kapatid, kasi ito naman ay hindi sa pambinigit, patatnaw. You know what patatnaw means in Nicole? Ano ba yung patatnaw? Pinapakita ko yung sa inyo sa marayo na mga ating hindi mararating. Ito po ang sinabi. Chapter 12 ng Roma. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong inawan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. Living what? Handog. Offering. Okay? Banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Huwag ninyong tularan, verse 2, ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para maalam ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Sa biyaya ng pinagkaroon ng Diyos sa akin, si Apostol Pablo po ito na nagsusulat. Sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagaan ang inyong sarili ng higit sa nararapat sa halik. So, hindi ninyo mabuti ang inyong kakayanan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa inyo. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain, ganoon din tayong mga nananampalataya. Kahit na marami tayo, tulad ngayon, marami tayo, iisang katawan lang tayo kay Kristo at magkakaugnay tayo sa isa't isa. Iba't iba, tingnan niyo mga kapatid. Verse 6, iba't iba ang kakayanan ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa Kanyang biyaya. Ayon sa Kanyang biyaya. Kaya, gamitin natin ang mga kaloob na yan. So, ulitin ko po, kahit binigyan tayo ng regalo, please lang, gamitin niyo naman. Tingin muna ako sa tayo mga kapatid. Kasi meron po ako personal experience
katungkol sa verse na ito. Yung po mga medyo may katandaan na sa church, rapat eh, maalala ang pangalan ko. Yun ang mga bagong patlong, kung ang nakikita mo na na ako. Tama ba yun? Hindi ito nga lang yung joke eh. And ito po yung sitwasyon. Para po sa kaalaman ninyo, makapagin ko sa buko. Ako po ay, kung sa ilan, sa church, I am now 50 years old sa church. May kit. Nabaptize po ako ng 1969. Sa amin pong tatlo na nakikagay noong panahon ni Pedro Ortigero ng Worldwide Church of God. Ako na lang po ang natitira. Ang biro ko nga sa English, I am the last of the Mohicans. So sa mga tweet, dahil ako na lang natitira, naninimuro naman ako na hindi katulad ng nobela ni James Fillmore Cooper, may mapag-iiwanan naman ako ang gusto kong gawin sa ikalulugo na lang ang Panginoon. At yun ay ang paninimbiran sa kanyang mga tinawag, the church. Ito po ang sisi. There was a time in our lives, Mrs. Perez will attest to this, na noong muna, masyado po kasi akong pala, anong tawag dyan, very usyusero. Masyado pala tanong, maraming gusto kong malaman. May mga tinuturo po noon, tulad na itinuro-turo na sinabi ko nga nabago ang pananaw na ako ng babae ay pinagbabawalan ng salita sa ramanan ko dito. Ano din ako, naiiwala ko silang turo sa amin eh. At that time po, wala akong panahon at hindi ako interesado na basahin yung mga sinasabi na kasulat direkta sa scripture para piritikahin ng mga. Sapat na sa akin na marinig ko yun ang pahayag ng ministro at ako ay sarulo na agad. Naniwala na ako. So ano ba kanyari? Yung mga itinuro doon sa amin noong nakaraang panahon, meron ako nakita parang medyo questionable. Tumatak sa isip ko yung tanong na ito, bakit ganito? So ako po bilang isang usyosero na miyembro ng samahan kapatiran, pinagtanong. Konsilyo ng kwento. Noong panahon, mahirap siya magtatanong. Pag kinausap mo ang elder o pastor o ministro, gagamitan ka ganang kapangyarihan ng ordination na ako ay ordained from the top going down. I am the authority in the church. Ang sabihin ko, paniwalaan mo. Don't question the doctrine of the church. Yun ang sinabi ng apostol, yun ang ipinasa ko sa maniwala na dyan. Case closed. Wala nang tanongan pa. Eh, masyado pong kususero sa pastor. Tanong. Lumating ko sa panahon na medyo naisip na ating mga kapatid o mga namumuno. Eh, delikado yung sa ito, parang rebelde ito eh. Medyo sakit sa ulo ang nakatating sa church kung i-intervene yung mga katanungan ko. Kaya nakarating ko sa sitwasyon. Gawin ko na lang kay Cleo, iyakan na lang kami ni Isis. Sabi namin, kung hindi ito masasagot ng ating mga namumuno, na ayaw sa ikasisya ko at ako'y malulugod sa sagot dahil nakita ko yun na ang nasulat. Kasi nagmula na kung tanong-tanong ako, nag-aaral na ako. Naging mapag-suri na po ang inyo dito. So, hindi po kami nagkasunod noon. Ang nangyari, sabi ko po ay ganito. Sir, hindi ko lang pangalanan ng mga pastor. Kung dahil din lang hindi tayo magkasunod, hindi na naman ako makumbinsi. Ayaw nyo naman tanggapin yung pinapahayag ko. Mas maigit ko na kami ay aalis na lang sa samahan. Hindi na po kami mag-aantay ng worship. Doon na lang kami sa bahay. So that was the time in my life, mga kapatid, na kami po ni Mrs. Ed Parang sa church. Ang hindi lang magandang experience doon, kasi pagdating ng nakalimutan kong ilang buwan doon, dumating yung announcement na nakarating sa akin sa pamamagitan ng mga dayupot sa people, very close na kapatid, na hindi nakakatis ang kwento sa amin. Sabi, Mr. Perez, dinispellowship po kayo. Dispellowship? Ang bigat doon. Pag sinabi dispellowship, tanggal ka. May pahabol pa. After several visit tayo, meron na naman additional news. Hindi na lang dispellowship,
one kind of apa. So ako po, share para sa inyong kalaman, ay isa sa pinaka-notorious na Christian member ng church noong 1980s. Nagkarating po ang balita hanggang sa headquarters sa Amerika. Kaya sumulat yung kapatid ni Mrs. na nag-training sa Pasadena College mo. Ano bang nangyari sa iyo? Ba't ganito ang nakarating na balita sa amin? Kaya sabi ko naman, pagkakataon ko na ito, sinagot ko yung naiklin ng sulat. Gumawa ako ng siguro mga 20 pages, single space, long size bag paper, para lumalabas position paper ko na yung white paper kung bakit ganito ang naging decision namin. Sa naiklin kwento ko, mga kapatid, because of that, we left the church, but the church abandoned us. Kasi tinanggal kami, inalis kami sa fellowship. Walang problema yun. Kasi akin, di ba, nandito pa rin kami. Nagkaroon mo ng bakasyon. Ayaw mo mangyari sa mga tulad natin nandito na baguhan man sa pananalig ay kailangan mayroong kalaman pwedeng pakilamangan. Kung kayo po ay may tanong sa mga namumuno tulad ng itong likod, di ba? Nag-open na po ng Bible study ko ma. Sa inyo yung tanong, sasagutin natin. Kasi kung mayroon tayong issue na hindi nasasagot sa pamamagitan ng preaching, kasi ang subject ng pastor limited lang dapat meron tayong tanong na dapat sagutin direct. Pag hindi na sagot kayo problema, sabi ko po, pag hindi ko alam, mag-aaral muna tayo. Pag alam, sagot na ka. Eh, bakit ko po sinasabi ko? Kasi part of the role of the ministry, ang tumutulong po sa paniniwian, ayon sa Panginoon, ay yung tao merong kaakibat ng qualification, na merong bendisyon ng Espiritu ng Panginoon. Kaya dito po, kaya nga tumigil ako sandali para pansa ito sa Roma, di ba ang sabi dito, yung gifts na ibigay sa inyo, gamitin ninyo. Ang problema lang po, meron mga filosofo sa sabihin, ay, gifts yun. Meron po tayong salita sa Tagalog o sa English, spiritual gifts. Ngayon, basahin po ulit natin po, ano? Ipagpapatuloy po natin, Romans. Medyo may nahinap po ang katanang itong likod, kaya minsan nakakalampas yung mga webmarket po. Ipagpatuloy po natin po, babasahin po ulit. Verse 6, iba't iba ang kakayanan ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. Okay? Tapatuloy natin. Ayon sa kanyang biyaya. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan kung ang kaloob ng isang tao ay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, preaching, pagtuturo, kailangan ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. Verse 7. Kung ang kaloob niya ay ang paglilingkod sa kapwa, maglilingkod siya. Kung pagtuturo, magturo siya. Ano mga kapatid? Ano po ang pinagkaiba ng sinasabi nito pagtuturo at yung pagpapahayag ayon sa pananampalataya? Siguro mayroon ibang distribution sa English, ano? Pero malaki po ang pagkakaiba kung ating, sabi nga na ni, pagkakaralan maybe. Pero sa ngayon, ito na lang po muna. Kung pagpapayo, verse 8, magpayo siya ng mabuti. Kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag. Kung mamumuno, mamuno siya ng buong sikap. At kung magtulong sa nangangailangan, tumulong siya ng may kagalakan. Verse 9, magmahalan kayo ng dapat, iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang mga kapatid ng Kristo at maging mangalan sa isa't isa. Huwag kayong maging naman kundi magpakasipag at kung puso maglingkod sa Panginoon. Mapapalit po tayo sa tanong ko. Narinig po ninyo, iba-iba ang regalo ng Panginoon sa bawat tao. Meron na magaling magsalita. Preacher. Ang biro ko pa nga noon, noong una po, sabi ko, I think the Lord has called me to be a preacher and a teacher. Kasi iba po yung preacher, iba rin yung teacher. If you can combine po, dalawa na pag-isa sa inyo, maganda yun. Ngayon, pero na pag-iing mo pagturo, meron na mo po magagaling. Meron tayong kapatid na Sir Jeff Sadake, na pagdating sa panalangin, kilala ninyo ito. At iniisip ko pa lang, nanginginig na yung panalangin ko.
ganun ang aking abilidad o gift na ibigay nyo. Wala ako na. Sinihati ako na meron ibang bigyan. Ngayon, ano po ba ang regalo na ibigay sa inyo? Music. Ito ngayon, example, tunay, patutuwa kung bakit ang Panginoon ay napakaraming regalo. Ang meron po niya na ganito, yung mga medyo mahilig sa pagpipilosopo, nang maghulog ng biyaya ang Panginoon, ang lingay ng karanalang paso, kaya isa lang naraglag. Yung iba naman, medyo takam at sakit, nagdala ng bilao para sa huli ng mas marami. Biro po yan, pero gusto kong sabihin, according to your willingness to accept the gift and the ability to use it, it will be equivalent to the gift that will be given to you. So, ayun, makapakinig ulit. Meron tao, meron tao, halimbawa, sa dahil, kung matagal lang doon ako, ilang tao, ano, nakita ko lang si pastor eh, naawa ako. Sabi, may gitara, susunod siya kakanta, ano? Pagkakaos kanta, eh, tapos switch, magpiprima. Naawa ko, naawa ko sa tuturan, sabi ko, oo ba naman si pastor? Kaya kami hindi lang sikat tayo kung makarating doon kahit once a month na lang noon. Makagulong na lang, mabawasan na lang yung load, yung daladalang bigat sa balikat ng isang namumuno. Eh so, dahil lumalaki po ang pangalay namin, kailangan din meron natutok. Dito ba? Kung yan ay pangangailangan sa dahil at ayaw sa akin nakikita, yun nga. Ganon din po dito sa Tugon. At iba pa ang mga churches o kabahayan ng Panginoon. Our house, the Lord's house. So, bakit ko sinasabi? Meron po tayo ng English word na ganito. Okay, medyo to. Kung na nakikinig kasi meron patama ito sa inyo. There is a thing called in English, multiplicity of gifts. Pag sinabi multiplicity, hindi lang isa ang inilaglag ng Panginoon sa inyo. Baka isang dosena pa. Ang kaso lang, hindi nyo pa alam kung kayo nang gagamitin at hindi nyo na alam meron kayo noon. So, that, to me, it is a big responsibility sa mga kapatiran na siya ang nakakakita ng mga tao na mayroon din regalo ng Panginoon na mag-serve to serve. Kaya lang, hindi nakikita niya ng tao na mayroon pala ako yung iba na nakakakita. Halimbawa, the gift of leadership and inspiration. Meron kong hindi naman pastor. Hindi rin marunong kumanta. Pero ikaw, pag narinig mo ka ng boses at natin mo yung pagmamahal sa kanyang kamay at inakbayan ka sa kanyang kapatid, ganito lang. Di ba meron ng taong ganyan? Tanggapin natin ito, ang katubaran. Sa pamilya ko, sa mga kapatid natin, hindi lahat ng ganyan. Meron mga gusto ba, nakausap yung tagalabas. Mas, sabi-sabi ko, tayo po ang karimanan kay makuha ng magturugan sa lugo. Baka na lang, pero mas nagulat pa, hindi po ito, ang nagiging resulta sa pag-iribanan kahit tunay na magbarkada. Higit pa sa ligay, higit pa sa magkapatid ang tingin na nila. Bakit? Probably that was a gift. Hindi na nakikita ang kinitinan yung negative aspect. Eh bakit siya, mas malapit ka pa sa kanya, nagchichismis ka ng love life mo, sa ano yung pamilya mo, tatay mo, hindi ka nagsasabi. Kasi po, meron mga dapat pinag-aaralan. We cannot make a judgment immediately. Hindi ko pwede yan. Ang pamilya ang unahin mo. Eh kung ang pamilya mismo nagtutulak sa isang kapatid, isang tao, na umalis sa samahan, which reminds me, mga kapatid, for your information lang, kaya ako po isang lulo sa ating umayang mga kapatid na si Pastor Ed. Noong bata pa po siya, may sinapanood ko ang kanyang buhay, ano, na suwebe ko. At that time, sa sobrang na reside na matuto, na itinuturo ng church, alam nyo ba, na pinalaya siya ng kanyang magulang, who happens to get chief of police. Masyadong stricto. Kalit na galit sa kanya yung dalawang kapatid, kasi dalawa lang naman yun, isang babae, isang lalaki. Pinalaya siya. Pinalaya sa kanilang bahay. Kasi hindi matanggap ng kanyang tatay na siya ay ngayon naniniwala sa mga bagay na hindi niya kaya tanggapin. Because the scripture tells us, mga kapatid, mayroon mga bagay sa mundong ito na pag nanggaling sa salita ng Diyos ay hindi ka tanggap-tanggap sa ibang tao. At nagiging rason, dahilan, pundasyon ng away at hiwalayan. Normal
yun. Kaya kailangan na nakakalam yung magtuturo, yung magpipreach, yung magkukundol, yung mag-ang tawag dito, mag-gaya ka kapag magbibigay ng inspiration na pinag-aaralan yun. So kaya naman, matatama ko sa inyo. The qualification to serve is conditioned on a number of things. Para po naman kayo eh, medyo happy sa maririnig ninyo. Hindi po ito nanggaling sa akin. Please allow me, babasahin ko lang itong punting kunigo ko kasi it is an official doctrine or teaching or position of the church. Pakinggan niyo po ito ha. Conclusion muna bago tayo gumalik. Pakinggan niyo, it's written in English. By the way, tingnan ko nga kung ilang bahay nito. This is 180 pages, ano po, long size, single space, na trinabaho ng mga ministers ng church sa loob ng napakarap na loob. This started in 2004, na ilabas sa tayo complete set nito, mga 6 or 7 years. Kasi napakalaking issue. Pinag-aawayan ko, hindi magkasundo kasi may ibang pananaw. Pero ito po yung conclusion. We should not ordain anyone on the basis of gender alone. The person has to have the appropriate spiritual gifts and the congregation must accept the person's leadership. Punento ka dito, ha? Politiko. Hindi pinagbabasihan ang pagkatao mo kung ikaw ay lalaki o babae. Ang leadership can come from any of the genders. Dalawa na naman pag-gender natin eh. Huwag kayong sasabay doon sa iba na nagtuturo ng LGBTQ ay plus pa. Ito lang muna. We stick to this original. No gender basis. The person has to have the appropriate yung natatama nasa lugar na spiritual gifts. And, pakigay yung maigit, kapatid, the congregation must accept the person's leadership. So, ang gusto sabihin mo nito, kahit napakagaling mo magsalita, na pag ikaw ay tumintig sa itabrano at mag-alora, mag-preach, dami mong bisig sa'yo, bubuto sa'yo, pero yung magsamahan mo sa iglesia, pag ganun ganun na, baka meron silang alam na hindi alam ng karamihan ang ikiligan sa'yo. If it means that you're not acceptable to your own people, may problema ka. Naalala ko yung statement sa scripture. Ganito ko sinasabi, no? A prophet is not without honor. Kaya kung tama ito, you worry me. A prophet is not without honor except in his own household, in his own country. Parang gano'n. Ano gusto sabihin na? Naalala niya yung kwento ng ating Panginoong Jesus na isa'y bumisita sa isang lugar at yung kanyang pamilya ay bumisita at nagkatanong hindi ba ang ano, si Jesus? Ang sabi naman ng iba ng kapansin, hindi ba yung tawag yun, anak ni Jose? Yung kapatid niya, si James, si Jose, tatlong lalaki at meron dalawang babae. Anak kayong pandaya. Parang ganun po, pag itinamatay siya nyo, hindi naniniwala ang karamihan sa panahon ng Israel na ang mensaheng dala ng ating Panginoon. Hindi siya tinanggap. Bakit kaya? Because that's part of the role of Jesus to open the door to salvation to every family ng Israel. Kaya nga, salamat na lang at ganun ang nangyari. Pero, ang pumasok sa isip ko, he was rejected by his own people. Panahon po yan 2,000 years ago. Dito, ang pinamasa ko sa inyo, this is a particular issue of congregation. Yung sarili ng grupo, GCI tayo, o GCI Kormon, o GCI Rosol. Kung isang duwitili na tulad ko, nagsasalita, ay hindi ka tanggap-tanggap sa samahan, sa kapatiran, then that person does not deserve or is not qualified to under the authority of the scripture. We cannot ordain women as elders if scripture does not allow women to serve in that role. Continuation. And this role does not prohibit it. Matagal-tagal ako sa pinto, mga kapatid. Pero ang point is ganito. Kung walang pagbabawal na direkta, para sa isang babae na manibihan bilang isang kalita, alam niyo ang gusto sa kanyang kalita?
katandang kapatid. Ano, hindi lang physical and literal, simbolic pa. So, hindi pala yung mukukwalify ng pagsasimiter. Pero kailangan, meron ka rin binigay ang Lord na spiritual gifts that it titles you to be ordained as an elder. By the way, yan yung ordination ng Pilipinong Diligo ng Baba, may magtanong kasi yung simbol ko sa sila. I carry with me the official authority of our organization to teach, to preach, to do other ceremonial functions. Kasi hindi po simple bagay na na-ordain nilang elder. Ngayon, pag sinabi ng elder, yun po yung pinakatitulo na katatan ng kapatid. Babae ka pa ng lalaki, you can be ordained as an elder. Ayaw po sa ating pagkakaalam at natutunan sa panahon ito. Number three, since teaching is vital to the role of an elder, we should not ordain anyone who cannot effectively communicate spiritual principles in a way that edifies the listeners. So, gusto ko sabihin, kung meron mang qualified dito na pwede i-ordain bilang isang minor bihan sa kapatiran, ganito ba ang sabi dito? Kung hindi niya kaya ipaliwanag, i-share na naayon sa ika-edify, ano ba yan? Misal, kaya ba yung word na dapat dito, edify, sa pagsambayong, sometimes I write out the right word. A person can be edifying, pag narinig ko siya, sasambay ng nakikinig ang Panginoon. Preaching to music, by the way, is edifying to the Lord. Di ba nagsisipin tayo ng instrumento para ang tao ay maniwala at sumalulo at makinig at sumamba sa Panginoon. Because we're doing it in a way that edifies the soul. Yung po gusto sa Panginoon, ano? So kung isang tao, makapagkagaliman, maputi na ang buho, may ugka na lang yan sa gitna para mahilin siya, mas matanda siya, magaling magsalita. Pero pag nag-preach, hindi naman katanggap-tanggap, walang umapasok sa puso ng nakikinig. Walang effect, sabi nga niyan, what effect ang sinasabi? Ay, may problema yan. Diba? Pero, dalawa ka po salita lang binitawan, tapos ikaw agad parang hinaklus yung bibig mo. Pag narinig mo yung sabi niya, how to amen to that? Nakikinig ang Lord, tama po yan. Hindi meron kang evidence na meron ka ng gift na yun. Diba? Pangalawa, we should not ordain anyone who is spiritually immature, self-seeking, theologically unbalanced, notoriously disobedient, or abusive with authority. Dito po tatamaan yung mga iba na kung dahil sila raw ay elder, sila ay pastor. Pag sinabi, makinig ka, wala nang tanong-tanong pa, authority ay galing kay Lord. I was ordained as an elder, makinig ka, no questions. Ay pag ganun po ang attitude ng isang naninigil sa Panginoon, sa pag-agreed, it should never be there in the first place. Ano po? Qualification po ito na nakita na natin mga leaders ng panahon na nag-aaral sila kasi napakahaba po talaga yan ito. Several years, lahat ng issue tungkol sa scripture, tungkol sa authority of women to preach and to teach, and ordination, tapos kung ano ang dapat sumbit, pinag-aralan po yan. Sure, just in case you need an extra boost, para medyo makapag-aaral. Kung isa nakatawa ko sa gusto kong sabihin pardon the expression na session. Ito po kasi ito kong ito, napakahaba. Pero nagsulat po ang inyong link ko ng isang article na napublish sa Facebook. Pinost ko po, I think the title for that is The Role of Women in the Church. Sinumarize ko po ito ayon sa aking pagkakalam. Pwede na ito, meron pa akong separate studies. Kasi po si Pastor Ed, nung siya po ay nabuhay pa, ako, bilang younger and older brother, parang po yung Timothy type, na nag-uusap kami na, sabi na, Pastor Ed, hindi ako kumbinsi ng mga babae, bigyan ng auto, hindi na magsalita sa pagkakit. Sabi ko, gano'n ako. Pero pag-aralan mo na natin, baka ulit tayo. I did my own study. Itong several months. Lahat ng pili ko mahangilap ng materials, coming from all churches worldwide, iba-ibang grupo, kinuha ko, binili ko, nireproduce ko, dinownload ko. Kaya kapal-kapal, hirap ang process.
By the way, Shoche, ako ay hindi nagmamalagi, but I think I discovered one thing I have, which is the patience to do research. Matiyak ako kung maghanap. Hindi ako, ano, kung dito na isang pasa lang yan, gusto ko makita ang both sides para hindi tayo ako sa inyo, eh, bias ka. O dahil may pagkakagisayin o panindigan mo. Hindi, pati titingin ko yung sinabi ko, against all of your evidence. Pagtumitin yan, panalo. So, prove your point. Kailangan yung marunong kang magsalita ng kaya mong panindigan para ikaw ay paniwalaan. Okay, last po. We should not ordain anyone who is buhas sa poor reputation in the community. Alam niyo kung may gusto sabihin ng poor reputation? Hindi maganda ang reputation. Bicol, Tagalog, merong reputation. Ang damog sa Bicol. Pag sabi ko sa nang, ay, si Kulyan! Ay, si Kulyan! Iba pagpapagawa kayo sa amin. Kulyan! Ito ngayon, parang parang nagbubukang room. Ay, si pag nakadangog ka, wala tayong nangarap kayo na reaksyon. Ang mo sabi mo, ang tao mo yan, medyo, delikado, matanan yung authority na mag-serve sa tubagan ng congregation. Samantala, kung nanonood si Maria o si Jose, ito, puti ang bayan. Ano? Mayo ngayon, nagdulog dyan ng pagluwas, dahil ang kangisig sa kamibigit pang paano, paitim. O overflowing with charity. So sa mga katwin, mga kapatid, this requirements is applicable to all. Kamu pa rin nagdadaan sa politisagot mo, bibigunod ko. Naumago ng karakter sa sakuyan na pag-iriba ng mga babae. Ang puto sa iyo kaya, kung maalalan ka, iwan yung gusto ipaabot na ritsyo. Ano daw yan? Pagkulay-ulay ka sa mga masulat na daw. Ano ang tanggalan kinig sa good moon kay Takaibana? Nansin yung mga agog? Nansin yung mga angki? Nansin yung mga tiyon? Tatlo. Part share na ating pangarap, which is ko. Saan makita ko yung mga asa-asawa na ating mga kapatid? Once man lang kayo sa place of work, not necessarily kung kayo ako nandito, kahit sino, yung bang makinig? Because the word of the Lord, by other instruments, other people, may yet help them. Hindi naman po tayo ako yung kayo mong salita at may ayos na yan. Hey, it could be any person. Maniwala po kayo sa akin ngayon ko yan. Mayroong mga tao na kahit hindi mong salita, sa action pa lang, at caring hand, yung maakbayan ka, may patapit-tapit pa sa palikat o sa lito. Kapatid, huwag mo siya yung hindi lang pagpapatay ng ate, pasok. Kasi God has a role to play. Meron yung bagay. Siyempre po, kawalan naman tayo. Ang dami si Paki. Kaya, actually po doon sa necrological services ni Pastor rin, nag-mention po yun. Hindi po yung hindi ko sa loob. Sabi ko, ang dami po naman namin. Ano? Diet is one of them. Ano? Nag-uusap kami. Kasi po nung siya ay medyo sinibuli si ano, Pastor rin. No? Mas pabilis siya yung buhay niya. Kaysa po, motosiklo pa lang. Mayroon po akong last year na bigyan ng aking brother-in-law nito. It's a gift from the Lord. Using my brother-in-law as an instrument. At ang sabi ko po kung ipastor yung ginser, pag nabigyan ako ng wheels, mas marami ang mararating mong kapatid at masisiklin. And true enough, in God's own time, ayan, karoon ako ng 3 wheels. Napromote, hindi na dalawa, hindi nagkagaling isa. Tatlo ng gulo. Salamat. But here's the thing, yung tungkol po kay Pastor Ed. Ang dami kami na pag-uusapan. And one reason why I would like you to be with me all the time, nung nandun ko po ako, if you remember that. Kasi alam ko meron po siyang sakit sa itin, sa puso. Bilang kapatid na nakatanda kay mama sa kanya, natatakot po ako na pupunta siya doon na hindi ako kasama. Sabi ko, kung magkaroon man ng kapirya, at least meron mga kainan tulong. Keep him, ano, focus. Kasi magkwento po yun. Sabi ko sa inyo, one aspect of his personality. Pag nagkikwento, doon ko ba siya? 2 hours kami, kasama yung pamilya. Kaya ang panagkikwento ko, gumagano, binibitawa yung mahiwila. Para ko nang gumagano. Sabi ko, he's so obsessed with his story. Ganun po siya ka, devoted sa kanyang passion to preach, to teach. Pinapawasan tayo mga kapatid.
So kung ako mo pa yung mga puntaro, it is just pang punungan kung ting kakulangan. But what you need is somebody from your own family. So, uulitin ko kung bakit ito ang ating message for the day. Simple lang. Nagpaparinig ko ako sa ating kapatid dito sa Good Moon at yung mga bisita natin sa dagat. That in God's own time, kung hindi man masabi ng iba, let me be the instrument to speak out loud what I feel should be done. So, kung ano man po ang patnubay na ating Panginoon, mahalan ko siya dyan. I leave it to Him to see how things will work out. Ngayon, may tanong ba kayo? Mahaba po ito, pag-away na ano, na-inspire. Kaya lang, ang time kayo tumatak po, hindi kaya pigilan. So, uulitin ko na lang po, in summary, hindi ko na po yan sa nag-English kasi mas kalpa mahaba yan. Tatlo pa sana ang chapter sa mabasahin ko. Here's the thing. The gift from the Lord, ang regalo po ng Panginoon ay iba-iba. Kung nabigyan ka ng isa, salamat ka. Bigyan ka ng dalawa, pasalamat ka. Bigyan ka ng marami, dapat sasabihin ko, gamitin mo naman, please. Huwag mo naman itago, malulugi naman kami. Let the Lord inspire and motivate you. Don't just sing. Teach. Preach. Inspire. Motivate. Lead. That is what an elder should do. At ako pa'y natutuwa sa aking nakikita, I see a vision of the future where leaders are being born, developed, and trained, and qualified and ordained. So sa akin po, this is my message for today. Yung pong nakikinig at nanonood sa atin, ang galing mga ganyan dyan, sa ilalang kamarinis, yung po naman ay akin ang mga personal na feeling. Sinasalubrang po yung hindi ko masabi doon sa ibang lugar dito, kasi hindi ako pipigilan ng kapatiran. So thank you very much mga kapatid. Sana po meron tayong natutunan sa araw na ito. Huwag po kayo aalis. Nagpapaluto po kami para naman tayo may pinin na magsasalusalura. Abangan dito pa ang ating mga kapatid galing sa Kamporte. So okay na po ngayon. So may I ask for our worship leader to lead us in the closing program. Thank you very much po. Ito po, Pastor Rick. Ngayon ko lang po nalaman at si Pastor Rick pala ay very patient sa pagkaharap. So napakaswerte po pala ni Ate Han. Dahil talaga sa pagiging pasensyo, sa kamahanap-kamahanap niya po, nakahanap niya po siya. Nakarelate ako kay Pastor Rick na siya yung bad boy ng 80s. Siguro po magsasabi ko ako yung bad boy ng year 2000s church. Mahawag ko yung tubo yun, pero I'm very blessed na kapalit ko dito sa church na ito para makapag-serve si God sa grace ko ninyo tayo. Hindi lang po ako ang may leadership skills. Actually, lahat po nang kasama ko sa music team. Very passionate sa pag-serve sa simbahan. Lalo na po si Quentin, si Ate Che, si RJ, si Brian, lahat po yan mga kasuli. And it's, they are my inspiration when it comes to serving. Sabi po sa Bible study namin pag nakikita-kita po kami every Wednesday, it gives us fulfillment during the week kasi throughout the week from Monday to Friday, medyo nakaka-stress po sa negosyo, sa trabaho, and every Wednesday na nare-recharge po kami. So it inspires me seeing them na tumaatin po ng Bible studies and we talk about things na kailangan namin pag-usama every Wednesday. So siguro po dito marami rin pong ganyan, hindi lang po natatak. Baka po after ito pong message ni Pastor Rick and from the GC tayo, baka po meron po sa inyo may mag-step up to move forward or akayin po yung mga kasamahan natin dito sa baka po meron kayo mga kakilala dyan or mga kasama kayo na po mismo dito tapos tulungan yung handin yung mga leaders sa atin dito sa baka especially si Pastor parin po namumunti na po yung buhay pero natin sa lahat po yun pero parang po ako nasa 16 pa lang po ako.
disappointed na sa ko. Anyway, we go forward and we call Ate Chico for the offering message. Hello, good afternoon po sa ating lahat, especially to our God. Tatago po tayo sa offertory message. Babasahin ko po sa Philippians 4:6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Katulad ko po noon, hindi ako marunong magbigay, kumikita ako ng pera, pero hindi ako marunong magbigay sa araw-araw parang ang bigat-bigat sa buhay ko, sa buhay ng mga anak ko. Ngayon, natutunan ko sa pamamagitan din ni yung father ni Chef June kay Sir Manny Castro na kailangan daw yung kapag kabiligan ka ng Diyos ng isang blessing, kailangan ibalik mo yun sa Kanya dahil ibabalik yan sa'yo hindi lang konti kundi maraming blessing. At kailangan, 1 week before, kailangan daw ihanda mo yung i-offer mo kay God. Hindi naman kailangan na malaki or maliit. Kasi, di ba karamihan sa atin na idea, ito lang yung ibibigay ko, 20 pesos lang, para nakakahiya. Hindi naman yung basihan na para magbigay ka sa Diyos, hindi naman yung basihan na kailangan maliit or malaki yung ibigay mo. Yun yung nasa puso natin, 20 pesos lang yung nasa puso natin na ibigay sa Kanya. Wala namang another question yung Diyos eh. Kaya sa pamamagitan ng pagbibigay natin, kailangan 1 week pala paghanda na natin. Ang katulad ko, natutunan ko nga kay Sir Manny, Sunday, di ba, mag-offering. Monday pa lang, kapag ako magbibigay ng offering, kumukuha na ako ng Sunday ng sobre. Monday, ilalagay ko na yan sa sobre yung bibigay ko. Tapos, pag Sunday, magbibigay ako. Ngayon sa receiving namin, doon sa nakukuha ng offering, nagbabawas kami para sa mga receiving, yung pamasahe. Ako, kahit ibigay ako ng offering, kumukuha ko ng pamasahe ko, pero ibinibigay ko yun sa walang pamasahe. Na yung may isang maganda kasi na nadala ko sa church. Ngayon, sa hirap ng buhay, wala silang kakayanan na para sa pamasahe nila. Yung ibinibigay, yung hinihingi ko para sa pamasahe namin, ibinibigay ko sa Kanya. Para pag uwi nila, meron silang pamasahin. Yun lang po. At saka pinapractice ko yung po sa mga anak ko. Nagpapasalamat ako kay God dahil matagal din na wala ng trabaho yung anak ko. Ngayon, may mga trabaho yung mga anak ko. Kaya sinasabi ko sa kanila, maliit, maano malaki yung kinikita niyo, kailangan natin ibalik sa ating pamilya. Kaya ako ipapasalamat katulad ng anak ko, kumita ng malaki yung asawa niya. Siguro nasa 100,000 or hindi ko alam. Sabi niya, mama, sabi niya, kinausap ko yung asawa ko, magbibigay kami lang para sa offering. Okay na ba yung ganitong ibigay namin? Sabi ko, wala naman, malaki na yan. Kasi mama, nakakahiya ka na kasi sabihin, ang yaman. Pwede mama, hindi na lang namin nilagay yung pangalan. Oo naman, ilagay niyo anonymous. Kasi alam naman niya ni Daddy kung sino yung nagbibigay sa kanya ng pera. Kaya yun, nagpapasalamat ako sa mga anak ko, sa pangalan ko, patuloy na nagbibigay siya para sa offering. At yun, sa ngayon, nag-bless kami.
cheerful giver. Nilamang ko, thank you. Thank you.
Panginoon na sa pag-uwi namin sa bawat isa sa amin, Lord, ay pag-ingatan niyo kami at nawa po ang pag-uwang namin na pag-ingatan at natutunan sa amin, Panginoon, ay manatili po ito at sa buhay namin sa buong digot na darating, Panginoon. Thank you.